Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Oh yeah, relaxing Monday afternoon. Tama na ang relax. Marami na tayong gagawin. Sa lahat po ng mga pa-relax, relax pa rin ha. Sa mga nagdi-daydreaming dahil nga po doon sa medyo, alam nyo na, dito lalo sa atin sa Metro Manila, medyo nangunguling-ulimlim pa rin ang weather. Abay, kung nasa trabaho na, magtrabaho, aba. Oh, hindi pa pwedeng tutulog-tulog. Oh, gumising na po kayo dahil, naku, pagka kayo tutulog-tulog, baka lampasan kayo ng swerte. Dahil alam nyo ba, meron tayong dalawang pamigay Monday! Dalawang 250 pesos in cash ang ating pamimigay ngayong araw na ito sa pamagitan lamang ng inyong pagka-comment, sa pamagitan lamang ng inyong pagtawag, pagbibigay ng kuro-kuro. Pwede rin po kayong makitanong. Oo, pwede rin po kayong makisawsaw sa ating mga usapan, di ba mga kapatid? Ganun lang gagawin eh, maraming pagkakataon. Pwede doon sa love question of the day natin, pwede rin naman doon sa H2H confessions, at ganun din sa ating Dear Kuya Boy story. O, para sa mga gustong tumawag, unahin muna natin to ha. Yan, sa mga gustong tumawag sa ating mga hotlines para sa inyong mga reaksyon, mga comments, o sa mga payo, ha, mga dagdag tulong sa ating mga makausap, eto ang ating mga numero. 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Ulitin natin, 8631-5788 at 8631-6674. Samantala, bago tayo magpatuloy, maraming salamat po sa maraming mga nakinig sa atin sa catch-up episodes natin ng Sunday. Thank you. Thank you so very much, mga kapatid, ha, sa inyong suporta, sa lahat ng mga nakinig sa radyo, sa 92.3, at syempre sa lahat ng mga tumutok din sa FB Live natin. Thank you. Sa mga sumilip din doon sa Channel 19. Shit nyo. Pero mas sweet ang dating kapag ka naman finalo nyo na nga po talaga ng tuluyan yung ating FB page na 92.3 True FM FB page. Yan, i-follow nyo na para hindi na mga programang heart to heart, pati ang mga balitaan natin, diba? Sa umaga pa lang, Bangon Bayan with Moon, o yung kay Manong Ted Failon at DJ Chacha, o Sana Lured, Heart to Heart kay Nanay Christy. O yan, Sagot Kita ni Madam Cheryl Cosim. Balita Pilipinas, tuwing alas 5. Ang pogi nung nagbabalita. Si Arnold Ray. Eh muna. For Arnold Ray. Ayan, at syempre, o yung ano pa ba mga nandun? O shoutout natin! O yung shoutout hanggang kay Dr. Love. Kumpletos rekados na ang araw mo. Diba, silip lang sa Facebook comment. Ganun lang kasimple. Easy-easy lamang po tayo. Alam nyo, bagaman puro, hindi naman puro, no? Nadadalas na mga problema yung mga pinag-uusapan natin dito sa programa natin. Matters of the heart. Okay? Eh maganda rin yung nag-share tayo kasi nakakagaan po yan sa ating kalooban. Oh, nag-share ka ng problema mo sa isang kapatid mo, sa isang kaibigan mo. Ayan, at ganun din, oh, basta tayo naman po ay seryoso rin na gustong makatulong, ay mag-share ka rin ng mga payo mo, oh, na hugot sa iyong karanasan, o kaya naman sa karanasan ng mga taong malalapit sa iyo. Magagamit ho talaga yan. Kaya namin ina-announce dito yung mga hotlines natin. Kaya bukas na bukas ang ating comment section. Kaya share-share lang tayo. Pero lahat po yan ay mag-uumpisa sa simpleng pag-click ng share button sa inyong live streaming. Diba? At ganun din sa simpleng paglalakas ng inyong mga radyo
na pinakikinggan nyo sa inyong mga sasakyan. O kung hindi makausap yung pasahero mo, o kung sakali ikaw ay TNVS driver, naku, sigurado ko sa'yo, bigla mapapakomment yan sa mga kwentuhan natin dito. Naku, no, matindi pala. Ganyan dati yung jowa ko, kuye. Ayan na, nag-start na ang conversation. Diba, hindi nakaka-bore sa traffic. Ganon yun. O, kaya naman, i-share na nga po ng i-share ang paglalakas ng inyong mga radyo sa 92.3. At ganon din sa ating live streaming everyday yan. Okay? Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Umpisa na nga po natin sa pagtatapat ngayong tanghaling tapat ang ating H2H, heart to heart, sa pamamagitan ng H2H Confessions. Imbis na maawa ay palagi na lang daw na uuwi sa pagtatalo. Yan ang setup ng relasyon nitong si Darwin sa girlfriend niya na si Jen Jen. Kay Darwin kasi ibinubunton nitong si Jen Jen ang galit sa mga ginagawang pantitrip sa kanya ng mga katrabaho at ng mismong boss niya. Bukod daw kasi sa pantitrip dito kay Jen Jen ay lagi raw siyang iniisahan. Okay? Na mga katrabaho niya, yan ay matapos siya palagi ang sumasagot sa kanilang mga kinakainan. Siya yung biglang nagiging designated manlilibre. O kahit wala naman sa usapan, bayara mo na muna yan, Jen Jen. Ganoon. Eh gusto na nga raw mag-resign nitong si Jen Jen sa trabaho pero no choice daw ito. Hindi raw siya makapag-resign. Hindi ko alam bakit naman kung gusto mo na ba't hindi ka pa makapag-resign. O, ang ending, itong jowa niya, ha, itong boyfriend na si Darwin ang sumasalo ng lahat ng mga rant, lahat ng mga galit ng kanyang minamahal na si Jen Jen. Yung inis niya doon sa ibang tao ay siya ang sumasalo. Kaya kausapin na nga po natin, 26 years old mula sa Valenzuela, si Darwin. Darwin, magandang tanghali sa'yo pare. Hello po, magandang tanghali. Nako Darwin, o taga Valenzuela ka, kumusta naman dyan o nakaraan linggo sa lugar mo? Okay naman po, may konting brownout sa ulo. Oo. Okay na po ngayon. Oh, hindi naman kayo direktang nasa lanta ha, last week. Hindi naman po. Hindi naman. Okay, thank God. Okay, Darwin, itong sinasabi mo na si Jen Jen, ang dami ng reklamo sa kanyang mga kaopisina, sa trabaho. Eh bakit naman siya ginaganong kamo? Parang binubuli na eh, no? Yun nga po eh. Darwin, nawawala ka sa linya. Darwin. Awi namin eh. Darwin? Hello, hello. Yan. Okay. Hello, hello. Sige. Ayan po. Ulitin mo. Yun nga po yung nagiging problem namin. Nagiging source na siya ng problema in between sa amin, yung personal relationship namin. Naapekto na dahil sa nangyayari sa kanya sa work. So, parang ganito po eh. I don't know kung nabasa niyo to sa Facebook. Yung post na sa mundong kami lang yung magkakampi, lagi niya pa akong inaaway. Parang ganun yung nararamdaman ko eh. Oo, ina-expect mo na ikaw yung, well, sinusuporta mo na nga siya, pero ikaw talaga yung nagiging shock absorber eh, no? O, yun nga po. Sige, gaano na ba katagal? Ikaw ba, Darwin, sandali, matanong ko lang, meron ka namang hanap buhay? Tatrabaho ka rin? Yes po, meron po. Yun, tapos itong si Jen Jen, kailan lang siya nag-umpisa sa trabaho? Bago lang po, mga 6 months ago, siya nag-start din sa work niya ngayon, itong current job niya. Pero gano'n na kayo katagal na mag-boyfriend, mag-girlfriend? Ano na po, 2 years. Okay. Doon ba sa nauna niyang mga employment, sa una niyang trabaho, ganyan din ang mga reklamo nitong si Jen Jen? Hindi naman po. Dito lang niya na-encounter yung gano'ng situation. Okay, na parang napaglalaruan siya, sabihin mo nang medyo dito, parang binubuli-buli. 'Di ba? Yes, opo. Pero hindi ba naiintindihan ni Jen Jen na baka yung kultura kasi diyan sa pinapasukan niya is not to insult her, hindi naman ganoon. Baka nang binibiro-biro, sabi mo nga eh parang ano lang siya eh, 6 months pa lang. Baka yung mga kantsaw-kantsaw. Ganyan, hindi kaya? Baka kasi sweldo niya lang.
Nung first, parang binibigay niya po ng, parang ganun nga po, benefit of the doubt, na baka ganun lang, culture lang. Pero sa ngayon po kasi medyo dumadalas na eh. So parang nararamdaman niya na parang naaabuso na siya. Aha, hindi na rin tama. Tsaka nakakakalahating taon na. Alam mo, sa mga opisina, no, ewan ko lang, dito sa atin sa Pilipinas, ganyan naman eh, no? O, yung parang kailangan mo man libre sa una mong sahod. Di ba may mga kantsawan kasi yan? O, eh wala naman nakasulat na ganyan sa HR ninyo, sa totoo lang. Di ba? Pero ang totoong ibig sabihin niyan is masaya lang yung mga tao. Ah, na nakapaligid sa'yo na, uy, meron ka na rin sweldo, manlibre ka o hindi, okay lang naman, pero walang samaan ng loob. Pero it's a form of thanksgiving, di ba? Na kahit pa paano, meron tayong mapagsalu-saluhan. Pero kung wala naman at hindi naman ganun kalakihan yung sweldo, okay lang rin yan. Ewan ko nga lang ba, bakit ganito sa, ba't ganyan na? Eh kalahating taon na, ginaganyan pa rin yung si Jen Jen. Siya pa rin yung nalilibre. Magkano ba yung inilibre niyang biglaan na hindi niya alam? Depende po, iba-iba. Parang nangyayari kung ano yung parang cravings ng mga boss niya. Parang nagiging responsibilidad niya na, alam mo po, i-fulfill yung kung ano man yung gusto nila. Ay, teka. Ano bang nature ng business na pinasukan niya? Ng opisina nila? Nasa sales ba? Nasa ano po siya, actually accountant po siya. So, yun nga po. So, pag kami, nag-uusap kami, like yung nabanggit nila po kanina, in-advise ko sa kanya na kung ganyan na yung nararamdaman mo, bakit di ka na lang mag-resign? Pero on her perspective, sinasabi niya kasi sa akin na parang dream job niya kung ano yung meron siyang trabaho ngayon. So, hindi niya basta-basta maiwan. Ayaw niya iwan. Parang ganun po. So, hindi lang pala talaga isa, dalawa, tatlong beses, hindi lang, madalas, yayayain siya. Hindi naman siya nagplano nung mga paglabas-labas nila, nung mga katrabaho niya, pero siya magbabayad, wala siyang kahati. Yes, opo, parang ganun na yung nangyayari ngayong lately. Nararamdaman niya na rin po na parang naaabuso na talaga siya. Oo, she's being taken advantage of. Ha? Pananamantala na yan. Kumusta ba? Hindi naman sa nakikialam ako. Baka naman sila ay na-excite at inaakala na malaki ang sahod nitong si Jen Jen. Malaki ba ang sahod ni Jen Jen? Hindi naman po malaki. Sakto lang po, kung baga para sa amin. Oo, sakto. Early enough to survive lang. Oo, sakto na nga lang, tapos babawasan pa ng mga ano niya, no, ng mga kaopisina. Sige, o ano pa nga, kwento mo pa nga yung ibang mga parang pananamantala na na-experience nitong si Jen Jen na ikaw tuloy ang sumasalo. Ay nga po, sa work po, bukod dun sa, yun nga, pag lumalabas sila, sa work naman parang na-feel niya na yung parang distribution ng workload, parang more on sa kanya lagi yung mabibigat na ano. Although, parang may mga kasama siya doon, pero parang power trip na siya lagi yung binibigyan na mabigat na trabaho, tapos siya tuloy lagi parang kailangan maiwan doon, parang mga ganong scenario. Siya ba pinakabago? Hindi naman. Parang ngayon po, opo, parang ngayon, parang siya tayo pinakabago po sa ano nila. Din sa department nila. Kumusta ang personality nitong si Jen Jen? Mahirap ba talaga siyang ano? Siya ba yung tipo ng tao na mahirap na magsabi ng no? Mahirap na magsabi ng hindi ako pwede o hindi ako makakasama? Ganyang klaseng tao ba itong si Jen Jen? Opo, medyo may pagkaganon siya. Parang ano yung... Parang ano po siya eh. Parang gusto niya kasing... Parang... Maganda yung relationship niya sa mga tao na kapaligid sa kanya. To the point na, ngayon yung nangyayari, naaabuso na siya na. Tapos naaabuso siya na hindi siya makaalis. Parang, kahit naaabuso na siya, gusto niya pa rin na parang, ano, i-please pa rin yung ibang tao. Yeah. Parang gano'n po. Oh, parang ano tawag mo diyan, crowd pleaser. Ayan, para sige, di bali nang mahirapan ako, di bali nang magutom ako, di bali nang kulangin yung budget ko basta masaya kayo. Pero ang problema nga lang dito, meron nakikreate na isa pang problema dahil
doon sa gitna, no, ang nagiging outlet ay ikaw sa relationship ninyo. Lahat ng reklamo niya, lahat ay ibinabato sa iyo. Pero dumarating ba sa punto na yung mga bagay na gusto niya sabihin doon sa mga katrabaho niya, sa iyo na nasasabi? Hindi naman sa pag-ano, kapag kagigil-nagigil ka na, may mga bagay na hindi magagandang salita, namumura, ganyan. Ikaw na ang sumasalo ng mga ganun? Opo, may mga time na ganun na pag parang feeling niya fed up na siya dun sa work niya. Mm-hmm. Magkikita kami. Sa akin niya na vent out yung stress niya. Na sometimes kahit wala naman po ako masyadong ginagawa. Yes. Parang bigla-bigla na lang. Misa kahit niya ako humihinga na lang ako eh. Parang naiinis pa rin siya eh. Oh, alam niyo ha, sa mga alam mo hindi lang kayong dalawa ang couple na ganito, Darwin and Jenjen. Alam ko marami rin sa mga nakikinig sa atin ano, na pinipilit nila na maging mabait at maayos sa pakikitungo doon sa kanilang mga katrabaho, doon sa kanilang mga kaibigan, pero sa loob ng kanilang mga relationship, yung pagkapikon nila na hindi nila mailabas doon ay dito ay dinadivert sa mga taong mas malalapit sa kanila. Okay, kapag kaganyan na nga po ang nangyayari, alam nyo, palakasin nyo ang loob ng inyong mga partner, palakasin mo ang loob nitong si Jenjen, and tell her to please learn when to say no. Ha? At walang masama sa pagsasabi ng hindi. Ha? Lalo na, unang-una, doon sa trabaho na alam mo naman, I mean, sabi mo nga merong mga katrabaho itong si Jenjen with the same job description na meron siya, pero sa kanya yung load, malaking load ng mga tasks na ibinibigay sa kanilang trabaho. 'Di ba merong HR para makausap para dyan. Tama? Yes, po. Oo, at kumustay mo, bakit po ganito, ma'am? Bakit? Sabi mo sa kanya, kausapin, ba't po ganito? Parehas lang kami ng job description, pero ito ang load ng trabaho ko. Ha? Picturean ko ho, ha? Sang katuta ko, hindi na ho makita yung lamesa ko. Exaggeration lang yan, ano? Pero, di ba, nandun? Pero ito ho, yung katabi ko, ganyan, yung mga trabaho niya lang. At maaga pa siya nakaka-uwi. Naga-undertime pa nga siya eh. Bakit ako overtime? Yan. O, di ba? Lalo na kapag ka isa yung direct superior niya doon sa mga ano, sa mga tao na umaabuso sa kanya. Okay? Yes. Oh, you encourage her na magtanong at magsalita na rin doon sa superior niya na, "Sir, bakit naman ganito?" 'Di ba? At walang masama doon. Lalo na kung alam mo na ginagawa mo na maayos 'yung trabaho mo, pumapasok ka, umuwi ka, na meron kang responsibilidad, pero not all the time yes ka lang din ng yes. Learn when to say no. Sandali lang ho, loaded na ako. 'Di ba? Meron naman ho kung ano, baka pwede siya na. Baka pwede si Darwin na, yung ka-office mate ko. 'Di ba yung ganun? You encourage her to say those statements then, kasi yung iba hirap na hirap ha sa pagsasabi ng ganyan. Okay? Tapos doon sa panlilibre, alam nyo, kahit sa pakikisama, kapag ka hindi mo naman talaga, ha, hindi ikaw ang nag-imbita, pero ikaw ang manlilibre, aba teka lang. Ano ba yung mga patay gutom ba yung mga kaopisina niya? Ha, pwedeng i-report yan sa ano, sa HR. Ha, Darwin? Oh, sabi mo kaya, Jenjen, teka lang, niyayaya ako palagi. Ayan, pero ako pala ang sa akin ang bill. Buti sana kung may dala-dala siya na anong tawag mo rito, yung sa opisina, 'di ba? Budgeted ng opisina. Kung hindi naman, teka lang, sarili mong pera, sarili mong pinaghirapan, yun ang ipanlilibre mo sa kung anong kapritsyo ng mga kaopisina mo. Mali yun. Turuan mo siya at walang masama sa pagsasabi ng no, walang masama sa pagsasabi ng hindi ko kaya, lalo kung hindi mo naman na rin talaga kaya. Ha? Nope. Yun. Meron ka bang gustong sabihin dito kay Jenjen, Darwin? Siguro po. Hindi siguro po. Ganito na lang. Ikaw na mismo ang magsabi sa kanya. It's as if nga, kausap mo si Jenjen sa kabilang linya. Yung mga bagay na pinipilit mo na lang din na kimkimin para hindi na kayo magkasigawan pa, magkaaway pa, at salubungin yung init ng ulo niya. Kaya ito na yung pagkakataon mong yun. Kaya Darwin,
Go. Okay. Thank you so much po. Thank you so much. Very helpful. No advice. Darwin, anong mga bagay ang gusto mo nang sabihin kay Jenjen? Gusto ko sabihin na naiintindihan ko naman yung kung ano yung frustration niya dun sa nangyayari sa kanya. That's why pag nagkukwento siya, nakikinig ako. Pero gusto ko rin sana ma-realize niya na may limit lang kung ano yung kaya, kung ano yung kaya kong i-take na sa pag-event niya. Then as much as possible, gusto ko naman siya bigyan ng solution, pero I want her to have an open mind na sana tanggapin niya kung ano man yung solution na sinasuggest ko. Hindi yung parang nagiging dating kasi po, minamasama niya. Parang ang dating is parang hindi ko siya naiintindihan. So, ayun yung sana yung gusto ko maintindihan niya. Gusto ko siyang tulungan para maayos yung ano niya sa work. And at the same time, maayos din kami. Malesen na yung pag-aaway namin. So, ayun yun po yung gusto ko sabihin sa kanya. Yan. Oh, pero alam mo ha, tama lang yung ginagawa mo at nililimitahan mo na lang yung mga bagay na sasabihin mo sa kanya unless kailangan niya. Kung kailangan talaga ng partner natin na mag-vent out lang, ha, magsabi lang ng kanilang mga frustrations nga sa kanilang mga ginagawa, tama lang yung makinig tayo. Oh, unless hingin yung opinion natin. Yan din ang dapat matutunan nung ibang mga magpa-partner. Kaya nagiging successful ang relationship dahil alam naman nila sa loob nila, 'di ba, na kaya nga sila na-frustrate kasi meron dapat silang ginawa na hindi nila nagawa. Okay? Yung pagsasabi ng hindi, ha, yung pagtanggi doon sa mga responsibilidad na ibinibigay sa opisina nila, alam naman nila yun eh. Aware sila doon, pero hindi nila kinaya. Pero sa pamamagitan ng pakikinig natin, Darwin, ha, doon yes, sa mga frustrations na yun, gumagaan din yung dibdib nila at lumalakas ang loob nila. Kahit pa nga hindi natin sila payuhan minsan. Ha? It's enough na meron taong nakikinig at meron tao na nakakaunawa sa kanila in silence kaysa yung nagbibigay pa nga ng mga opinion na hindi naman. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob eh, makinig ka lang. Minsan ganun lang naman talaga. Huwag salubungin ng salubungin. Oh, in the first place, lalo na yan si Jenjen, alam niya kung ano ang kunsan siya nagkulang, saan siya nagkamali, doon sa mga desisyon niya at yung pagre-resign niya sa trabaho. Kahit naman sabihin mo, Darwin, sa totoo lang, na mag-resign ka na, inaabuso ka na pala, di ba? Eh, wala ka naman yes, magagawa. Kung siya mismo, sabi mo nga, dream job na yun. Oo, siya lang ang makakapag-decide siyaan. Pero dapat nandun ka lang rin para makinig at umunawa, umalalay pa rin sa kanya. Okay, Darwin? Yes, po. Okay. Yeah, maraming salamat sa iyong pagtawag at sa mga katulad nga nitong si Darwin at si Jenjen. Opo, eh sana lagi ka lang ng Jen para damayan ang iyong jowa. Okay? Love, question of the day. Para makaiwas sa away, dapat bang pigilan si partner sa pagiging prangka niya sa ibang tao? Yamo siya. Yun ang sabi ng iba. Sabi naman ni Romulo Argonahota, oo, dapat pigilan. Ganyan ang ginagawa ko sa asawa ko, ha? Importante ka ako na kahit paano ang sabihin niya, makinig ka lang. Totoo man o hindi, importante alam mo yung katotohanan para makaiwas na sa gulo o di magandang pagkakaunawaan pa. Actually, ha, may mga ganyan pong mga engkwentro tayo minsan sa buhay. Kapag ka nagkakikwento si kumpare o isang kaibigan na talagang, alam mo yun, parang they feel strongly about doon sa topic kahit na medyo mali. Hindi nga medyo, mali talaga. Pero yung hindi papatalo. Naku, mahirap makipagtalo sa mga taong tama ang tingin nila doon sa maling sinasabi nila. Mahirap po talaga yan. Kaya tama rin yan, ha? Romulo Argonahota. Ayan, pero kapag kumalma-kalma na, dapat din maitama. Kailangan din mabulungan. Pero yung minsan yung pasigaw o kaya ay yung pabulyaw na estilo ng pagsagot doon sa nagkikwento,
Meron hong ano eh, meron talaga yung, ay hindi, away tayo. Pagtatanggol ko tong sinasabi ko kahit mali to. Proud ako sa mali ko, charot. Diba? Wag naman natin maging ugali yan, ha, mga kapatid. Ayan, si Luis De Silva naman. Para sa akin, yes, kailangan pigilin. Lalo na kapag ka mainit na usapin at baka lalong hindi magkaintindihan o hindi nga maintindihan ang kausap mo, in short, ma-misunderstood ka pa. Depende rin kasi sa pagiging prank ka eh. Minsan kasi nakakabuti. Minsan rin nakakasama ito at part ito. At na dapat ingatan ang bawat pagbitaw ng mga salita. Lagi mong iisipin kung ano nga ba ang magiging reaksyon din ng kausap mo, at hindi lahat ng tao pare-pareho ang pag-handle o ang emosyon, at iba-iba rin ang takbo ng isip ng iba talaga. Iba ho talaga. Meron yung tama nga yung sinabi ko kanina, meron mga makikinig pero meron yung iba ang tenga ay nasa bibig. Oo, yun agad ang sumasagot, yung bibig, without even listening. May sagot agad. Ayan, si Carol Pineda, sabi niya, hindi. Lalo na kung ugali niya talaga yung pagiging prangka. Siguro kakausapin ko na lang siya in a nice way, na ilagay na lang sa lugar yung pagiging prangka para walang maging kaaway din. Ayan, pero sabi nga, ano, merong kasabihan sa Ingles na you cannot please everybody. O, totoo naman po yan eh. O, sa pagiging prangka natin, oo, meron at merong mga masasaktan. Pero kung sinabi mo naman yan doon sa maayos na pamamaraan, sa hindi mo pinadaan sa pambubulyaw, paninigaw at pamamahiya, o, depende sa intensyon, eh siguro matatanggap din yan. Ganoon yun. Si Maxine Tolentino, sabi niya, yes po, pipigilan ko siya para malaman din ng kausap ni partner kung ano ang problema sa kanya, kaya nagkaganoon si partner sa ibang tao. Ayan. Si Kakam, Rose Kakam, sabi niya, depende po yan sa pag-uugali po eh. O, kasi kapag wala na, nakaugalian na yan ng partner ko, sanay na din yung mga nakakasalamuha niya. Okay. Okay, kung prank ka yung partner ko, ganun na yun. O, kasi hindi naman po natin mapipigil yun. Pero kung okay naman yung kausap niya at hindi abusado, pwede din siya mag-adjust para walang away. At gulo kasi yung mga taong prangka. Alam nila dapat kung saan ang limit nila. Pero kung abusado naman talaga, dapat pong pakitaan din ng leksyon para hindi mamihasa. O, nakadepende po talaga yan sa nakakasalamuha kung pasado sa ugali o hindi. Opinyon lang naman po. Oo naman, yan naman ang kinukuha natin dito, ang inyong mga opinyon. Yan, at syempre, naku, maraming salamat, ha, doon sa mga meron pa mga pahabol na mga komento. Sabi ni Gil Enrique, sabay, oo naman, kung nakakasakit na sa damdamin ng iba yung pagiging prangka niya. Oo, yung iba itatago, ikukubli sa bakit, nire-real talk ko naman, bakit, totoo naman, ha, di ba ganun yung mga statement. Yes, totoo nga, pero would you rather na makasakit ng damdamin ng iba o yung bang maayos mong mailapag sa kanyang harapan ang katotohanan? Ganun tayo dapat lagi, mga kapatid. Oo, wag nang idiin. Mali na nga, idiniin mo pang mali ng husto. Eh, pwede namang mali ka, pero alam mo, ganito kasi talaga yan. Paliwanagan. Oo, hindi yung sinabihan lang, mali ka at medyo engot ka. Ganoon, paliwanagan ng matuturin. Hindi tayo better sa ibang mga tao kung alam natin yung katotohanan na sinasabi natin. Okay? Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo, Kuya Poy, at sa lahat ng mga walang sawang nanonood at nakikinig sa programang Heart to Heart tuwing pananghalian. Ako si Luna, 22 years old and currently 10 buwan na may relasyon sa kapwa kong babae na si Shiera. Kuya Poy, aaminin ko sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood na isa akong miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa totoo lang, wala naman talagang problema sa aming dalawa ng girlfriend ko. Gaya ng nakasanayan, pag may mga pagtatalo, problema at hindi pagkakaunawaan, ay nagagawa namin yung iresolba sa lalong mabilis na panahon. Actually, okay naman kami talaga noong una ang aming relasyon, pero nang dumating na nga ang 8 buwan namin ni Shiera, ay napansin ko na ang pagbabago sa kanyang mga ikinikilos, sa pakikitungo sa akin. Pero syempre,
Hindi ko yun pinansin agad sa pag-aakalang wala naman dapat na ikabahala. Hanggang sa umabot na nga ang 10th monthsary namin. Kuya Poy, hindi ko alam. Dahil imbis na maayos ang relasyon namin ay patuloy pa itong lalong lumalabo. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit niya nagagawa ito. Ang ironic lang kasi. Kung nung una kasi ay labis ang pagmamahal at pag-aalaga sa akin ni Shera, pero kung ikukumpara talaga ngayon, sobrang kabaliktaran na ang nararanasan at nararamdaman ko sa kanya. Masakit mang aminin pero nagagawa niya na akong matiis at baliwalain. Ang isa sa di ko lang matanggap, Kuya Poy, ay nang madiskubri ko na may ibang kausap na babae ang girlfriend ko sa kanyang Instagram account. Kung saan nakakalaro niya rin ang babaeng yon sa mga online games na kinahuhumalingan niya. Bukod pa dyan ay nagawa rin siyang imbitahan ng parents ng bagong nakakausap niya na hindi niya naman sinabi sa akin. Hindi ko tuloy alam kung anong gustong mangyari ni Shera sa aming relasyon. Wala rin naman kasi siyang balak na pag-usapan ang mga pinagdaraanan naming problema ngayon. Kaya, Kuya Poy, sakaling mabasa ninyo ang aking kwento ay malaking tulong po ito para mabigyan ng linaw at mabuksan ko rin ang aking isipan sa aking pinagdaraanan ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataong maging bahagi ang aking storya ng Dear Kuya Poy. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naghihintay ng kasagutan, Luna. Dear Kuya Poy, Luna, at sa lahat ng mga in a relationship nga po ngayon, ano? Mapa-straight kayo? O yung tinatawag nga na nandun kayo sa relationship na kayo ay LGBTQIA+ community, hindi po yun ang limit. Diba? Kapag ka meron ka talagang commitment sa isang tao at parang nanlalamig na at parang wala ng interes na ayusin pa ang mga problema, eh baka matindi-tindi na nga ang pinagdaraanan nyo ngayon. Sa mga pagkakataong ganito, mga kapatid, you should be able to learn how to read between the lines. Okay? Sa mga may partner na nalalamig na o parabang nawawala na ng interes na pag-usapan, ayusin yung mga hindi natin pagkakaunawaan, dalawang bagay naman po kasi talaga ang pwedeng nangyayari na. Pwede na meron siyang personal issue, pwede rin na merong issue sa pamilya nila o sa trabaho kaya, or pwede rin sa kalusugan. Okay? Pero kapag ka inisa-isa mo na yan at wala naman siyang personal issue, wala naman siyang issue sa pamilya nila, sa nanay, sa kapatid, inisa-isa mo sa trabaho, wala rin. O health concern, wala ring health concern, may problema talaga. Pero kapag kayan nga po at nanlalamig sa pamagitan ng mga bagay na yan, unawain, damayan. Huwag mo munang ipasok ng ipasok na meron tayong issue, nanlalamig ka na sa akin. Eh teka nga, meron nga akong health scare na kinakaharap ngayon. Tulungan mo muna ako. Yun muna. Okay? O kaya naman meron akong family issue na hindi ko nasabi sa'yo. Pagpasensya mo na. Tulungan mo. Damayan mo ang partner mo kapag ka legit na meron. Pero kapag ka wala dyan, ha? Wala dyan ang problema? Wala nang plano sa inyo? You just have to let go. Oh, lalo na kapag ka tulad nitong partner ni Luna na si Shera na nakikipagkita na sa iba, nakikipag-date na nga eh, kasama na yung parents, tapos wala na ring interest na ayusin pa yung mga issues ninyong dalawa. Alam mo, maikli lang ang sasabihin ko. Sarili mo na yung unahin mo, at para mauna mo yung sarili mo, iwanan mo na siya. Ganun lang yun. Wala nang explanation pa na hinihintay. Sasakitin mo lang ulo mo. Dahil yung mga ikinikilos niya, yung mga hindi niya na sinasabi, o yung mga sasabihin niya, wala na yan eh. Naghihintay na lang yan na umalis ka sa buhay niya. Huwag nang pilitin. Kung ayaw mo, ayaw mo. Diba? Sabi ko nga noong nakaraan, may mga tao na kapag ka para sa'yo, para sa'yo talaga yan, kahit hindi mo mapansin, kahit medyo mapabayaan mo, pero meron din mga tao na kahit napilitin mong sa'yo at inaakala mong sa'yo, pero ayaw na talaga, pakawalan mo na. Huwag mo nang ikulong.
Okay? Sarili mo na yung unahin mo, iwanan mo na siya para makafocus ka na nga lang sa sarili mo. Mag-move on ka na kahit na malabo at wala pang ang ipinapaliwanag. Ha? Yung ganyang klase ng karelasyon. You deserve someone better. Okay? At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Samantala, hindi pa po tapos na tapos ang ating programa dahil magbibigay pa po tayo ng saya sa dalawang winners ng 250 pesos na cash mula sa San Pedro, Laguna. Sumagot sa ating love question of the day si Romulo Argonahota ng San Pedro, Laguna. Ganda ng apelido. Para akong mabubulol eh, no? Romulo Argonahota ng San Pedro, Laguna, 250 pesos para sa'yo. At si Darwin ng Valenzuela, ang ating H2H caller kanina sa Confessions. H2H Confessions caller, Darwin ng Valenzuela. Congratulations sa inyong dalawa, ha? O papaano, bukas ulit mga kapatid, magkarinigan po tayo alas 12 ng tanghali para sa ating programang H2H Heart to Heart. Dito po ay laging puso sa puso ang usapan. Kasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapo poy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.